Magandang umaga po mga kapambin, kumusta po? Ngayon po ay alas 6 na po ng umaga, tayo pinakapagsaing na po. At kape po muna tayo, ito po kape po, mainit-init pa. At habang nagkakape po tayo, ay update ko po kayo dito sa ating tanim na ampalaya po, dito sa ating likod po ng bahay. Ari po, ay good news po, may ano na, bunga na po. Yan, may bunga na po siya. Yan po. Nung isang araw, may medyo malaki-laki na po. Nakakuha na po natin, nailok na po natin sa suso po nung isang araw. Ginataan po na suso. Yan, sarap po. Ay kaya po siya ay hindi ko na po masyadong pinalaki nung isang araw ay ano. Yun po ba ay ano, unang bunga po ay kailangan po ay tanggalin agad yung unang bunga. Ay ara naman po ay mga pangalawang bunga na po. Yan. Tatlo na po yung buko. Ito oh. Anong ano po, maganda na po. Tapos tatanggalan po natin ng mga sanga po dito sa puno. Kailangan po itatanggalan ng sanga ay itong ano, ampalaya. At maglalagay po tayo ng pataba po sa ating mga halaman dito sa ating tabi ng sapa po. Yung tanim po nating upo, tapos kalabasa, dito po sa tamay tabi sapa. Malapit naman po ito sa bahay, kaya pwede pong sabayan po natin ng pagkakape yung paglalagay po ng mga pataba. Pag yan si Mami, may ganda umaga. Pag ano po yung pagtatanggal ng mga dahon. Ay kinuha ni Bayo kahapon pala yung mangustin. Mga ngain daw siya. Yan si Mami po, may. Hello po. Yun. Good morning. Ganda po ang ating gawain po sa umaga. Meron pong upo dito. Tapos ang maganda po dito ay may subibol po na ano, yung kama, puno po ng kamatis, tapos silim eh, oh, yun oh. Silim? Silim labuyo, yan ang ganda yan. Subibol? Oo. Yan oh, yun oh. Ay, yun ang ating papagandahin, yung marami? Ating kabya din. No, isa lang. Pero, malaki na siya. Ay, ba't ako nga nagkalap yung kamatis? Ang dami pong kamatis, kaya nakakatuwa dito. Lalagyan po natin ng pataba. Upo yan po. Oh. Ayos po, tayo po ay diretso na sa ating paglalagay ng pataba din. Ang ilalagay nga po pala natin pataba ay yung stock po na dumi ng ano, ng baboy po, yung pasintabi po sa mga nakain. Yun po naman ay ano na, kumbaga po nakasingaw na, pwede na po siyang gamitin, kaya okay po. Hindi siya po mainit sa puno ng ating halaman. Singaw na. Ayos po, tayo diretso na sa ano. Paglalagay. Kukuha po muna tayo ng pataba pala. Arit cutter, mamaya na po. Kakatira natin. Hello kuya. Yan. Ito po ay puno ng lukban. Yan. Malaki na po siya. Ito po ay tabing sapa po. Yan o. Malapit po sa bahay po natin. Ito po yung tanim nating ano, kalabasa po. Ito po. Yan ang ganda. Lalagyan po natin ng pataba. Wala po siyang pataba. Ito po ay ano pala ang yung pagkatanim pala ang po natin. Kaya dagdagan po natin siya ng pataba. Lumalaki na po. Tapos ito po yung upo. Yan. Kulang po sa pataba. Ito pa po itong kalabasa po natin. Kangkong po. Dito po natin tinanim yung ibang kangkong. Yan. Galing po sa Tayabas. Yung shoutout kay Nani Tatay po sa mga kapatid ko po. Tapos ito po yung kalabasa natin. Yan o. Nalaki na po. Dagdagan po natin ng pataba. Yan. Sir po yung ating upo. Tatanggalan po natin ng dulo para po sumuwi. Para po marami sa mga. Gawa ng ano na po ay may ilang dahon naman ah. Tanggalan po ng dulo. Kaunti lang po tinatanggal sa upo. Ito po ay upo na yung tinambuli po. Yan. Yung binili po natin sa bayan. Ari po yung upo. Tatlong puno po ari. Ay ang plano, dito po ang magbabalag sa tabing sapa po. Dito na. Yan, dito po tayo magbabalag na rin upo. Yan, dito po. Tapos, ari po sinasabi kong pataba natin yan po. Nakasingaw na po yan.
Diyan po tayo kukuha ng pataba. Yan po ay yung ano, dumi po ng ating ano, alagang baboy po, yung pasintabi po sa nakain. Pero ito po yung lupa na. Okay na po yan. Ilagay po natin yan sa halaman. Para po ang ating ilalagay. Yan, ang ganda po nito sa halaman. Organic po ito. Kaya lang po ilalagay natin ng taklob po yan. Gawin kakaibutin po ito ng manok. Yan, itim po ng ating ano. Pataba. Yan, ayos na po yan. Doon naman po tayo sa kalabasa. Yan, ang ganda po mga kaparambin. Oh. Yan, ang taba po nito. Lalagyan po natin ng yung ano po, bato para po hindi kayo buti ng manok. Pero po ikakalat lang pag hindi natin lalagyan ng paraan ito ng bato po paikot. Sayang ang pataba po natin. Ano pala? Parang upo. Para po gumanda ang ating mga tanong din sa tabing sapa. Ay pag may ilang linggo po ara, i-update ko po ulit kayo din eh. Ay baka po ara may bunga na. Yan ang ganda po ng lupa. Ay. Yan. Lalagyan po natin ng bato, ara may palibot. Eh talagang kakaibutin po itong ating gawa ng mga manok. Kapag po may ganitong bato, hindi masyado ito. Gawa ng may harang po ay. Ayan. Pero okay na rin po ito. Kanina mo po yung nilalagyan ng bato? Upang hapon. Ngayon lang ako. Yan, asya pa yan. Natapos na po nating lagyan ng pataba yung ano po, upo, kalabasa po. Dito naman po tayo sa ampalaya natin. Yan. Ara po sinasabi kong ano. Bunga po, yan o. Ito pa po, yan o. Yan, ang bilis po ng panahon. Bunga po agad, yan o. Yan o. At di pagkailangan po ng ulam ay dito lang po sa tabing bahay po aray. Kahit po umaga-umaga mamimitas. Pag pang-ulumin lang po ay aray po, sinasabi ko. Yung kamatis po, lalagyan natin ng pataba. Ayan. Ito po si bulaang din eh. Yan. Tapos, itong sili po na ano. Kuwari ko po ito yung siling labuyo. Yan. Malalaman po natin ito. Kapag bumunga. Lalagyan po natin ng pataba. May ano po, okra. Yan po yung silin. Ay, yung kamatis po natin. Mga ampalaya po yan. Ari po ay ano din, yung kamatis. Sibol din po ari oh. Tapos may upo po tayo dito oh. Yan oh. Puno po ng upo. Ito po kasamahan din ng tinambuli po. Tayo po maglalagay ng pataba na sa ating tanim din eh. Lagyan na po tayo. Pataba. Yan, ang ganda po sa mga ganong ganar eh. Nagpapapawas po agad sa ganar trabaho. Yan ang maganda po sa katawan ng pinapawisan.
Maganda po at ari organic, hindi po yung synthetic na ano gamit natin. Dito po ang available natin. Kaya lang po ito kakaunti. Kaya tayo po ay nakakapaglagay din ng ibang pataba na synthetic yun sa ibang halaman po natin. Kamatis. Biglang lago po itong ating mga halaman. Ayos na po. Nakatapos na po tayo maglagay ng pataba po. Nilagyan po natin ng dahon po ng niyog. Gawa ng pag hindi po natin gagawa ng paraan ito ay kakibutin lang ng manok. Kaya nilagyan po natin ng taklubian. Hindi naman po makakaano yan. Gawa ng kumbaga nga po, protection niyaan sa ating mga tanim. Yan po, pag hindi natin lalagyan ngayon, eh mamaya po yun ay kalat din. Kaya sayang laan po yung ating ginagawang paglalagay ng pataba. Yan. Okay na po. At ngayon naman po ay magtatanggal po tayo ng sanga ng ampalaya. Ito po. Yung ganito. Yung bago po umakyat dito sa ating lagay na tali, kailangan po ay tanggalan natin. Yun po ay nakakaagaw pa rin ng sustansya sa ating mga ampalaya sa taas. Pruning po itong ginagawa natin. Ito naman po ating kinukuhang mga sanga ay pwedeng iulam po itong mga talbos. Masarap po itong ulam. Huwag po tayong manghihinayang na kunin po yung ganitong sanga. Kahit po malaki na siya, kukunin po natin kahit mahaba na. Gawa ng yun po ay nakakaagaw pa ng sustansya po. Kailangan po ay yung nasa taas na lahat ang ating patutuloyin na mga ganitong sanga po. Yan, ayos na po mga ka-farm bean. Na lagyan na po natin pataba itong mga halaman natin sa tabing bahay. Napruningan na po natin. At i-update ko po kayo sa ating mga halaga po mamaya. Sa halagang baboy po na may nagpapa-update po. Si yan, shoutout po kay Tita Lia Beltran Perez po. Ating i-update ko po kayo sa ating halagang baboy. Salamat po.